Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kanina pa ako nakatingin kay Atasha. Parang naaawa ako sa isang ito ah. Hindi ako makapaniwala na may magulang na katulad ng sa kanya. Una na kami, Lester, sabi ng tropa. Kami na lang ni Atasha ang nasa room. Ano kaya ang dapat kong sabihin sa kanya? Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Tiningnan niya ako. Napakamot na lang ako sa ulo ko. Atasha? Gusto mong ipakita ko sa iyo ang paligid ng mansyon? Huwag kang mag-alala, hindi ka namin aanuhin. Takot lang namin kay boss. Huwag kang mag-alala, kadalasan ang trabaho mo ay nasa kusina lang. Ang pagpapakain sa amin ay malamang na trabaho mo. Nagsisimula na siyang umiyak at wala akong alam na paraan para tumahimik siya. Sinunungawa naman ang hindi isasama ang damdamin kung malalaman mo na ipinambayad ka sa isang mafia boss at sa isang pagkakataon na baliktad ang buhay mo. Atasha, huwag ka nang umiyak oh. Ayoko sa kanila. Ayoko na talaga sa kanila. Wala siya sa tigil na pag-iyak. Sino? Sa mga magulang mo? Tiningnan ako ni Atasha. Kung nakakapatay na mga titig, literal na papatayin ako ng tingin sa mukha ni Atasha. Sa tingin mo ba? Sinong tinutukoy ko? Lolo ko? Sigaw niya sa akin sabay hampas ng kamay ko. Pasensya, kunang mahiblad o. Sipain kita riyan eh, gusto mo? Ouch, masakit yun. Halik, pwede pa. Pabiro kong sabi sa kanya. Umaasang tumigil na siya sa pag-iyak at ngumiti na lang. Ngumiti ako sa kanya. Iyong super sweet na smile para naman mahawa siya. Ngumiti rin siya sa akin. Inilahad ko ang kamay ko sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi niya tinanggap ang kamay ko. Suntukan kaya kita ngayon, gusto mo? Ibinulsa ko na lang ang kamay ko. Alam ko nagiging komportable na siya sa akin at iyon ang gusto ko para hindi ako mahirapan sa pag-brief sa kanya. Umiiyak siya, pero hindi ko maiwasang tingnan siya. Alam kong sa kabila ng mapulang mga mata niya dahil sa pag-iyak, may dilag na naghihintay na lumabas. Nagtataka pa rin ako kung bakit tinanggap ni boss bilang paraan ng pagbabayad ang babaeng ito. Baka dahil sa kalooban na iniwan ng kanyang ama. Huwag na, masakit nga yun eh. Huwag ka nang umiyak. Alam mo, walang makukuha sa pag-iyak mo na yan. Isipin mo na lang sa ganitong paraan ka nagtatrabaho dito para bayaran ang utang mo sa boss. Tama ka, wala nga ako makukuha sa pag-iyak ko na to. So dapat hindi na ako umiyak pa. Pinahid ni Atasha ang mga luha at tumingin sa akin at ngumiti. May matamis siyang ngiti na nakakatunaw ng yelo. So, okay ka na? Yep. Masiglang sagot niya. Pero alam ko, hindi pa rin. Hinayaan ko na lang. Habang tumatagal, magiging okay na rin siya at unti-unti niyang tatanggapin ang sitwasyon niya. Kung ganoon, ay hahatid na kita sa iyong silid. Sige. Pagdating namin doon, ay pinapasok ko siya. Bukas na kita itutur sa buong mansyon. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka at stress pa. Salamat, Mr. Makatangay. Lester Makatangay ang full name ko. Cute na naaalala pa pala ng babaeng itong isang napakawalang halaga ng impormasyon. Kagaya ng name ko, nagpakilala kaming lahat sa kanya nang pumasok na kaming lahat sa mansyon. Umupo ka. Sabi ko kay Atasha tabay turo sa upuan. Salamat. Mahinang sabi niya. Tiningnan ako ni Atasha na may titig na puno ng tanong. Magsasalita na sana ako nang pumasok sa bar si Badong Celis. Bodyguard ng aming boss. Sa pagkakaalala ko, si Badong din ang bodyguard ng dating boss namin na si Don Trevilio. Sa pagkatingin ko kay Badong, parang hindi ito miyembro ng isang elite syndicate na nagpapatakbo sa mahigit 60 na bansa. Siya ang iyong typical na butler na ika-labinsiyam na siglo. Matigas at bihirang ngumiti. Lahat naman kami ay ganoon, pero iba siya. Ang kanyang pamilya ay nagsilbi sa mafia mula pa noon. Kinuha niya ang tungkulin bilang bodyguard mula sa dating boss sa murang edad, kahit na magkaedad kaming lahat dito. Ano ito? Tanong ng isa sa kambal.
palaging naglalaro ng kalokohan ng piling ito. Ngunit higit sa lahat, lahat ng kanyang mga kalokohan ay nagbabackfire at siya ang palagi nasasaktan. Ang kanyang trabaho ay sa drug trafficking, pero isip bata ito kapag walang ginagawang trabaho. Maghanda ka, aakyat ako para ipaalam kay boss ang pagdating mo. At pagkatapos ay umalis na si Badong. Atasha, bago makababa dito si boss, nais kong ipakilala ang ating sarili sa iyo. Ang pangalan ko ay Lester Makatangay. Itinuro ko pa ang dibdib ko. Ngumiti ako sa kanya. Pinapakita ang buong set ng mapuputing ngipin ko. Abner Ramos at ito ang aking kambal na kapatid, si Alvin Ramos. At ang aming maaasahang driver, Ampong Cruzat. Hindi ko naman dapat sabihin ang pangalan ko dahil alam nyo na. Pero salamat sa pag-introduce ng mga sarili nyo. Pero bakit ako nandito? Yan ang hindi namin alam. Si boss lang ang nakakaalam. Sabi ni Abner. Pare-pareho ang itsura ng kambal kaya mahirap malaman kung sino sa kanilang dalawa si Abner at kung sino si Alvin. Ang espesyalidad ni Alvin ay nasa net hacking ng mga website at nakakakuha ng impormasyon tungkol sa mga ito na nasa pagtatapos ng araw. Medyo ginagamit namin ito laban sa kanila. Tumahimik lang si Atasha. Siguro ay iniisip niya kung sino ang boss na tinutukoy namin. Ngumiti ako sa kanya. Lester na lang. Too formal naman ang Makatangay. Salamat, Lester. Umalis na si Lester. Nahulog ako sa kama nang makita ko ito. Maganda ang room na ibinigay sa akin. Ang silid ay may ganitong katangian ng mga lumang panahon na disenyo, parang katulad sa Europe ng mga panahon ng hari at reyna. Ang pagkakaiba lamang ay mayroon din itong modernisasyon sa loob nito. Luma na ang mga pader. Malaki ang kama, may sarili itong banyo, isang upuan na nakaharap sa labas at mayroon ding balkonahe. May sarili akong laptop at mini bookshelf at may coffee table pa. Tiyak, ang silid na ito ay angkop sa isang reyna, hindi sa akin, ang alipin ng mafia. Nakatulog ako nang walang sagot sa mga tanong ko. Nagngangalit ang aking damdamin. Isang mahinang katok ang gumising sa akin. Tumayo na ako sa pagkakahiga. Magandang umaga, bati ni Lester. Magandang umaga rin. Nginitian ko siya. Ang ganda ng gising ko. Hinahanap ka ni boss. At bumili siya ng balita mula sa demonyo. Sira ng araw ko. Nawala ang ngiti ko at nahalinhan ng pagsimangot. Hoy, anong meron sa mahabang mukha? Anong gusto ng iyong boss? Hindi ko alam eh. Huwag kang mag-alala. Hindi siya masyadong masama. Tayo na? Sumunod ako kay Lester hanggang tumigil siya sa isang pinto. Mamaya ang tour mo sa buong mansyon. Ako mismong maglilibot sa'yo. Sige. Nakatingin ako sa glass window. Ang reflection lang ni Atasha ang nakikita ko. Bakit mo nga pala ako ipinatawag? Tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo, bakit ka nandito? Magtatanong ba ako sa'yo kung alam ko na? Alipin kita, matuto kang rumespeto sa iyong boss. Tumayo si Atasha mula sa pagkakaupo at itinuro ako. Hoy! Hindi mo ako alila. Lumapit ako sa kanya, hanggang sa tumingala na siya sa akin. Atasha, ikaw ang alipin mo. Ilagay mo yan sa ulo mo. Mahinang sabi ko sa kanya. Idiniin ko ang salita. Napakalapit ni Carter. Sobrang lapit para maaliw. Pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Hindi kaya ako magpapatalo sa taong ito. Ipapakita ko sa lalaking ito kung ano ako. Itutula ko sana siya nang talagang malapit na malapit na ang mukha namin. Nang bigla niya akong hawakan at halikan. Nagulat ako sa ginawa niya. Ang hayop, ninakawan ako ng halik at naglakas siya ng loob nang umiti pa rito. Siguraduhin mong gagawin mo ng maayos ang iyong trabaho. Kung hindi, iyon lang at nagmamadali na akong umalis. Kanina pa nakaalis si Atasha sa kwarto. Hinalikan ko siya ng walang dahilan. Ito ay nangyari na, pero hindi ko pinagsisisihan. Siya ang may pinakamalambot na labi na natikman ko. Hinangad ko na naman ang lasa ng mga labi niya. Napangiti na lang ako. Mahal kong Atasha, ang aking munting mafia na alipin. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at itinakbo ang pabalik sa silid kung saan ako dinala ni Lester. Walang hiyang Carter yon. Anong karapatan niya na halikan ako? Pero hindi ko maitanggi ang sensasyong naramdaman ko nang maglapat ang mga labi namin.
Still, he's an arrogant bastard. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Nagdudulot ng matinding pinsala sa sistema kong halik na iyon. Inhale. Exhale. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko nang marinig ko ang mahinang katok na nagmumula sa pinto ng kwarto ko. Pakibukas ng pinto, Miss Reyes. Sino kaya to? Wala pa man din ako sa mood na mag-entertain. Tumayo na ako. Binuksan ang pinto. Si Badong, ang bodyguard ni Carter ang bumungad. Miss Reyes, magsisimula na ang trabaho mo ngayon. Sundan mo ako. Sumunod ako sa likuran ni Badong. San ba ako dadalhin ang lalaking ito? Tumigil siya sa tapat ng isang malaking pinto. Hinarap niya ako. Tiningnan niya ako taas-baba. Naniniwala ako na mayroon na si Mr. Makatangay. Ipinaalam sa iyo ang iyong tungkulin sa sambahayan na ito. May sinabi ba si Lester tungkol sa magiging trabaho ko rito? Miss Reyes, ni-inform ka ba sa trabaho mo? Oo o hindi? Iritadong iridatong tanong ni Badong. Hindi, mahinang sagot ko. Napaungol sa frustration si Badong. Paanong paglilibot sa kabuuan ng mansyon? Umiling ako. Napabuntong hininga siya. Hahayaan kong ilibot ka ni Lester pagkatapos ito. Pero ngayon, kailangan mong makipagtulungan ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa'yo. Miss Reyes ang papel na gagampanan mo sa mansyon na ito. Halika, sundan mo ako sa loob. Pumasok kami. Bumulaga sa akin ang kusina ng mansyon. Ang laki nito at malinis. Mukhang bago ang lahat ng gamit. Tumingin-tingin ako sa paligid. May dalawang oven. Bukod sa lababo sa kusina at sa kabilang sulok, nandoon ang refrigerator. Sana, maraming naman. Gusto ko ang pagluluto. Kumuha nga HRM pero hindi ko natapos. Ang kitchen counter ay nasa isang gilid ng kusina at may lababo sa gitna. Kumpleto sa mga kagamitan sa kusina. Langit ito para sa taong mahilig magluto. Sa kabutihang palad, ako'y isang uri ng tao na mahilig magluto, lalo na mga pastry. Ito ang magiging lugar ng trabaho mo. Ikaw ay pangangasiwaan ni Damian sa longga ngayon. Kumahanap lang natin ang lalaking iyon. Bumukas ang isa pang pinto. Lumabas dito ang isang lalaking chubby na nakapangkok na outfit. Wala nga lang sombrero. Iyon nga lang, hindi puti. Bagkus ay itim na uniform ang suot nito. Ang cute nitong tingnan sa outfit. Parang nagulat pa ito nang makita kami ni Badong. Damian, ito si Miss Reyes. Siya na ba yun? Lumapit ito sa amin. Iniabot ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko naman. Hi Damian Salonga, naglilingkod sa'yo, aking prinsesa. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. Namula ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mafia. Pero bakit ganito ang mga tao rito? Hinahalikan ng mga gutom na tanga. Binawi ko sa kanya ang kamay ko. Ngumiti siya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya na naguguluhan. Iiwan ko na kayong dalawa. Tumalikod si Badong para umalis pero tinawag ko siya. Sandali, iiwan mo ako sa kanya? Akala ko ba magpapaliwanag ka pa sa akin? Opo, si Damian na ang bahala sa'yo. Halata naman siguro kung anong trabaho mo rito. Tiningnan ko si Damian. Ngumiti lang siya sa akin. Miss Reyes, may tanong ka pa ba? Tanong ni Badong. Tumahimik lang ako. Kung wala na, mauna na ako sa inyo. Tuluyan na siyang umalis. Atasha, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo dito. Magkaibigan tayo. Sabi ni Damian. Tumango lang ako. Familiar ka ba sa gamit dito sa kusina? Medyo. Mabuti. Pero mahilig ka magluto, di ba? Oo. Sa totoo lang, HRM ang kinuha ko nung college pero hindi ko natapos. Ngayon, anong lulutuin natin, Atasha? Okay lang ba na Atasha ang tawag ko sa'yo? Kung hindi, Miss Reyes ang tawag ko sa'yo tulad ng prim and proper bodyguard ni boss. Okay lang? Tapos tatawagin kitang dam. Ngayon, mag-isip tayo ng menu para sa tanghalian. May suggestion ka ba? Pwede bang beef steak? Kung gayon, magluluto tayo ng beef steak para sa tanghalian. Magsimula na tayo? Nagsimula na kami magluto. Natapos naming lutuin ni Dam ang pangunahing ulam para sa tanghalian. Nag-enjoy ako na kasama siya sa kusina. Ang kulit niya na parang bata. Siya ay isang napaka-jolly na uri ng tao. Ipiniliwanag niya sa akin na nagluluto siya para sa pamilya. Tinukoy daw niya ang mafia bilang pamilya niya dahil inampon siya ng dating amo.
Hi, salamat at tapos na tayo sa isang dish. Dessert naman. Okay, ano naman ang lulutuin natin, dama? For dessert, sigurong lutuin natin ay donuts na lang. Mas mapapadali. Alam mo ba yun? Hindi eh. Okay, dahil ikaw na rin na ang gumawa ng main dish, ako naman ang bahala sa dessert. Umupo ako sa isang upuan sa mini dining area ng kusina. Nakaharap ang upuan ko kay Dam. Ngumiti siya sa akin bago nagsimulang magluto. Tinuruan niya ako habang nagluluto. Sinasabi niya ang mga dapat ilagay. Mabait pa talaga si Damian. Hintayin na lang nating maluto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lester sa loob. Kasunod niya ang kambal na sina Abner at Alvin. Wow! Anong naamoy ko na mabango? Komento ni Alvin. Nagutom ako bigla ah. Sabi na namang kakambal nito. Maghintay kayo. Nandito ba ang boss? Saway ni Damian sa kanila. Wala, may inaasikasong mga negosyo. Pwede na ba yan, ha, Atasha? Pangungulit ni Alvin. Sandali lang, malapit na rin ito. Estimated ko, 10 minutes na lang, luto na ito. Hintayin nyo na lang kami sa labas. Tulungan na lang namin kayo. Okay, luto na ito. Sabi ko sa kanila. Yun! Tinulungan ko si Damian sa pagsiset up ng dining table. Nakahain ang tanghalian, sabi ko sa kanila. May narinig kami pumasok na sasakyan. Si boss na siguro yun. Balik na ako sa kusina, paalam ko. Sandali, sabay ka na sa aming mag-lunch. Habol sa akin ni Lester. Okay lang. Mahina akong sabi bago ako tumalikod at pumasok sa kusina. Ayokong makita ang taong iyon. Nagiging komportable lang ako sa mga taong nakapalibot sa akin. Sa tingin ko, kaya ko naman na magtrabaho rito. Basta hindi ko lang makikita ang taong iyon. Pero sumunod pala sa akin si Lester. Lester, sabi ko na sa iyo na okay lang ako mag-isa, di ba? I insist na samahan kita rito. Wala namang masama kung magkasama tayo, di ba? Ngumiti lang ako. Inaasahan ko makikita ko siya sa tanghalian pero wala siya. May disappointment sa akin nang hindi ko siya makita. Sinaway ko ang sarili ko. Naghahanap ng kausap si Alvin, pero naiirita ako sa sinabi niya. Anong sinasabi niya na magkasama ngayon si Natasha at Lester? Anong pinagsasabi mo, Alvin? Sinasabi niya ang tungkol sa eksena bago ka dumating. Ayaw kasi ni Natasha na sumabay na mag-lunch kaya nag-decide siya na doon muna siya sa kusina kumain. Tapos nagpumilit si Lester na samahan siya. Abner, hindi ikaw ang tinatanong. Alvin, huwag kang tanga. Pwede akong sumagot dahil nandoon din ako. Nakakainis ka, Abner. Tumigil nga kayong dalawa kung hindi ipapatapon ko kayo sa India. Galit na sabi ko sa kanila. Bakit hindi mapigilan ng dalawang ito ang kanilang sarili sa pag-aaway? Salamat na lang. Sabay naman nilang sagot. Pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa at nagngitian. Minsan, nagtataka ako kung sinasadya lang ng dalawang ito na painitin ang ulo ko. Good. Ngayon, tumahimik kayo. Boss, pag pinormahan ba ni Lester si Atasha, papayag kayo? Tanong ni Alvin. Wala akong pakialam. Sabi ko, pero alam ko na hindi pwedeng wala akong pakialam. Kinuha ko si Atasha para maging akin. Pero akin siya at walang balak na ibahagi siya kahit kanino. Sa takbo ng aming pagkain, wala nang may nagsalita tungkol kay Atasha. Pero may usapan tungkol sa negosyo dito at sa ibang bansa. Masarap ang tanghalian. Masarap talaga. Mas masarap kaysa dati. Damian, sino nagluto ng tanghalian? Si Atasha po, boss. Sarap niyang magluto, ano? Okay lang. Pero may ngiti sa mga labi ko. Tumahimik lang ako. Nag-focus ako sa pagkain ng beefsteak. Sarap ng dessert? Komento ni Alvin. Sasang-ayon ako dyan. Si Atasha ba uli ang nagluto nito? Hindi. Ako na. Hindi siya marunong eh. Tugon ni Damian. Ganun ba? Disappointed lang ba ako dahil hindi si Atasha nagluto? Busog ako dun ah. Sabi ni Alvin habang hawak-hawak ang tiyan niya. Tumayo na ako. Pupuntahan ko si Atasha para magpasalamat sana. At kung pwede ay makanakaw uli ng halik. Napangiti ako sa idea na nabuo sa aking isip. Nang papalapit ako sa kusina ay narinig ko ang tawa ni Atasha at Lester. Parang ang saya nila at hindi ako sang-ayon doon. Tumingin ako sa maliit na window ng kusina. Nakita kong hinawakan ni Lester ang pisngi ni Atasha. Hindi ko alam kung anong sumagi sa akin. Nagalit ako bigla. Tumalikod ako at umalis. Ayokong makita na nakikipagsayahan si Atasha sa ibang lalaki.
Dumiretso ako sa library ko. Magfo-focus na lang ako sa mga negosyo ko. Mga ka-felicidad. Mukhang nakakaramdam ng selos si Carter sa kanyang tauhan na si Lester. Ano kayang gagawin ni Carter para mapaamo ang mailap na si Atasha? Abangan!